Welcome back. Meron pong bagong balita. Mainit-init pa. Basahin po muna natin. Sa siyudad ng Cavite, may politiko na nagbabayad ng 500 sa bawat a-attend. Tapos may jeep. Tapos meron silang staging area, may t-shirt, may uniforme, kompleto. Kaya alam mo na hindi indigenous kasi naka-uniforme at hinahakot. Okay. Hakot daw yung mga nasa Cavite, sa General Trias. Mantakin mo naman kasi, 47,000 ang umattend. Diba? So, ito ba ay may katotohanan? Nako, hindi natin to alam. Buti pa siya alam, ano? Alam niya itong mga ganitong kalakaran. Bakit kaya? Ba't niya alam? Siguro talagang ganitong-ganito ang gawain nila. Ay, naku, huwag niyong ipasa sa amin po, Congressman Rimulya. By the way, ilang araw na ba ang nakakalipas? 2 to 3 days. So, ibig sabihin, ganun, ilang araw na rin hindi nakakatulog etong mga Rimulya na to. Yan kasi. Nagsimula ito dun sa promise na 800,000 na boto para kay Marcos Jr. Ay, mahirap yon. Dahil ako po, personally, kilala ko ang mga Caviteño dahil ako'y tumira ng Cavite sa Las Marinas ng napakahabang panahon. At nakilala ko kung gaano katatapang, determinado, may sariling paninindigan, mapanuri at nag-iisip. Higit sa lahat, matatalino ang mga Caviteño. Hindi katulad ng iniisip ng kanilang leader na kayang hawakan sa liig at kayang diktahan ang mga Caviteño. Wrong. Alright, marami tayong kakilalang taal na taga Cavite. Ibig sabihin, totoong taga Cavite. Alright? Nakakatuwa naman itong mga Rimulya talaga. Ano ho? Anyway, dito sa Pasay, marami kaming members ng group namin, mga volunteers. Kami po ay nag-usap-usap. Sabi nung iba, marami sa amin gustong pumunta ng Cavite dahil malapit lang. 1.5 hour na biyahe lang. Malapit lang talaga. Sabi ko, no, hindi na dapat tayong pumunta. Bakit? Para sa kanila yon. Para sa mga Caviteño yon. Magkakaroon din tayo ng ganito kalaking event dito sa Pasay, sa isang Astrodome, yun ang para sa atin. At pwede rin na para sa mga kalapit na bayan or city. Alright? Pero yung probinsya to probinsya ay huwag na nating puntahan yung mga ganon kasi siguradong napakaraming tao pagbigyan natin ang mga taga Cavite. At totoo nga po, alam niyo po, meron akong kaklase nung doon ako nag-aral sa isang university sa Las Marinas. At meron tayong kaklase na dahil kami parehong kakamping, parang nanumbalik yung aming pagkakaibigan at marami pang iba na kaklase ko rin. Sabi niya ay hindi daw sila nakatuloy dahil sobrang traffic at sumasakit na daw ang ulo niya sa kada drive. So umuwi na lang po. So ayun, napakaraming kakamping sa Cavite na hindi nakatuloy dahil sa sobrang dami na ng tao. Alright? So pinagbigyan or pagbigyan natin yung taga doon. Dahil isa pang kwento, ah. Dito po sa Manila, sa Sampaloc, yung rally rin ni VP Lenny at ni Kiko, meron pong nabasa si VP Lenny na, di ba nagbabasa siya ng mga placards, mga tarps, or I'm sorry, mga statements ng mga supporters, at ang isang nabasa doon ni VP Lenny ay, oy, may taga Mandaluyong, Lenny Kiko from Mandaluyong. So, yun po ay ginamit ng isang vlogger na yun daw ay basihan or patunay na talagang nanggagaling sa ibang lugar ang ating mga attendees sa mga rally. Mandaluyong po. Nasaan po ba ang Mandaluyong? Nasa tabi lang halos ng Manila. Alright? So napakalapit. So walang problema. Talagang posible na yung sa isang probinsya maraming a-attend galing sa iba't ibang bayan. Katulad ng nangyari sa Iloilo. Okay, taga Iloilo lang yon. Wala pong nanggaling sa ibang probinsya. Alright? Hindi po namin gawain yung ganon. At kami po ay,
or dinidiscourage namin ang mga kakampings na taga dito, halimbawa sa Pasay, na pumunta pa sa Laguna, sa Cavite, dahil ulitin ko, para sa kanila yon. Alright? Pagbigyan natin ang ating mga kakampings sa lugar na yon. Alright? Okay, sa nakaraang rally po ni Marcos Jr. at ni Sara Duterte sa Sorsogon, dahil tayo yung maraming kakilala sa Sorsogon, ito po ang nangyari. Basahin ko yung message niya. We have friends dyan sa rally ni BBM after the money lang, kaya they attended. Pero sure ako na Lenny Kiko ang ibuboto nila. Mm-hmm. Tapos sabi pa niya, nanood daw siya ng part ng speech ni Marcos Jr., at sinabi niya na ang iba or karamihan dun sa rally na yon ay galing ng Camarines Sur, Albay, at syempre yung mga taga Sorsogon. Ibig sabihin, yung rally sa Sorsogon ay galing po sa ibang probinsya ng Albay at Camsur or Camarines Sur. So yun ang hakot dahil galing sa iba't ibang probinsya. Maliwanag. Okay lang naman sana na yung mga taga-ibang probinsya ay papupuntahin nila sa rally nila para dumami nga naman, dahil kahihiyan talaga nila na kukonti lang ang umaten sa kanilang rally. Dahil alam naman natin na pinagbabawal na ang drone ng ibig sabihin. Talagang hirap na silang punuin ang isang rally sa isang probinsya halimbawa. Kung hindi sila kukuha ng ibang attendees galing sa iba pang probinsya, wala namang problema doon dahil kilala naman sila sa ganong kalakaran. Medyo nakakaawa lang ang ibang kababayan natin dahil ba naman sa truck ng basura sinasakay, mga nakatayo, ilang oras din ang biyahe na nakatayo, nagugutom, naiinitan, abay, yan ba ang gusto nyong leader? Diba? Kami dito sa Pasay, nung kami po ay pumunta ng Quezon City Circle or Quezon Memorial Circle, abay, hindi po kami nag-jeep, hindi po kami nag-commute. Marami po sa amin dito na nag-volunteer na yung sasakyan nila ang gagamitin, kailangan punuin yung sasakyan para hindi na mag-commute yung ibang pupunta. Alam niyo po yung ganung malasakit ng bawat kakamping, nag-volunteer po talaga sila lahat. Okay. Nakakaawa talaga yung ating mga kababayan, ano, na hinahakot na lang basta. Anyway, hindi natin masisisi dahil merong nagbibigay eh, merong nagbabayad eh. Kaya sa hirap ng buhay, talagang kakagatin ng marami. Pero ang maganda lang talaga doon, etong mga umaattend sa rally ng Pulahan ay karamihan pa rin ay Lenny Kiko ang ibuboto. Pasensyahan po tayo. Maraming salamat mga kakampings. Yung mga malapit dito sa Pasay, magkakaroon po kami ng grand rally rin dito. Malapit na. So kung kayo ay taga Las Piñas, kabilang city lang, Paranaque, ay talagang pwedeng pumunta. Ano ho? Pero yung mga taga Laguna, taga Cavite, taga Bulacan, ay malayo na kayo. Huwag na. Alright? Huwag nyo na pong puntahan dahil totoo naman yun eh. Hindi talaga tayo pumupunta bawat sa isang probinsya para lang sa rally. Dahil para sa kanila yon, sa mga taga doon sa probinsya na yon. Maraming salamat mga kakamping. Ipagpatuloy po natin ang ating nasimulan na napakagandang laban. Masaya tayong lahat sa mga nangyayari. At kung meron man tayong nakikitang mga fake news, mga gawa-gawa ng mga kalaban, ay alam na natin na talagang yun ang tatak nila. Hindi na maaalis sa kanila yon. Kahit anong bato nila sa atin na tayo yung bayaran, hakot at gumagawa ng fake news, hinding-hindi tayo makikilala sa ganong mga binabato sa atin. Sa kanila lang yon. Silang sila yon. At ulitin ko, yun yung magiging legacy nila. Have a good day.